kung nasaksihan ang isang mamimili na pagdating sa bayaran, eh kulang pala ang salapi. Kung afford mo, mag-aabot ka ba ng tulong? Wish mo rin bang makapag-time travel sa nakaraan para sa mga presyong sa bulsay mas magaan? Ayon kasi sa Department of Trade and Industry o DTI, ang mga pagkain tuwing Pasko na ating nakagawian, 10 to 27% ang itinaas kesa nung nakaraang taon. Pero dahil tradisyon na ng mga Pilipino ang paghahanda, pipilitin ang karamihan ang makabili ng pang Noche Buena. Yan ang hugot ng ating eksperimento. Sa isang grocery, ating ipepwesto ang kasabwat na mag-lola. Hanggang 300 lang yung budget namin. Kukulangin ang budget sa Noche Buena ang ibinibili. Ipaliliwanag ng lola sa apo na kailangan nilang magbawas ng ilang bagay para magkasya ang dalang pera. Kasi isya ka na apo, yun lang pera ng lola mo. Makakaano natin yan para sa Noche Buena natin. May tutulong kaya sa kanila para mabuo ang listahan ng Noche Buena? Dito sa isang pamilyahan sa Quezon City, chinempohan namin ang pagdagsa ng mga mamimili. Magkano na po ba lahat? 371. Ah, 371. Magbawas ng konti. Kasi 300 lang yung pera ko eh. Ito na lang. Magkano? Magkano kulang namin? 8 pesos na lang lang. Ang kulang? Kulang ng 8 pesos? Meron po ba kayong bariya? Ipa po. Ayan, maraming salamat po. Ang perang iniabot ni Nanay Loida, pandagdag sana sa gamot para sa anak at sarili niya. Pero kahit na may sariling pasan, tumulong pa rin siya sa nangangailangan. Masaya yung nakatulong ka kahit maliit na bagay lang. Hindi natutulog yun. Yun na magpapalit sa'yo. Nung nabubuhay ang nanay ko, kulang ang pera ng nanay ko, bibili kami gamot. Merong nag-abot sa amin. Sumuba ba? Nakapagbili pa kami ng ulam at bigas. Kaya masaya sa puso, masaya dito. Pag kahit maliit na bagay lang, maluwag sa kalooban. Salamat ha, Nanay Loida. Dahil dyan, may regalo kami para po sa inyo. Hindi kami paaawat. Mula 8 pesos, gagawin nating 50 pesos ang kulang na pera ng mag-lola. Baka naman pwedeng alo, magbawas na lang tayo ng paano kaya ito? Magkano kung kulang 50? Kulang lang po na. 50. 50 po. Magkano po ba? 50. Sige po. Pamasko. Darat kilalanin ang ikalawang tumulong sa atin. Yung buhay po namin dati parang isang kahit isang tukad. Makakain lang po kami. Kunwari, dalawang beses po sa isang araw. Hanggang sa... Eto na po, medyo umakoy na po yung buhay namin. Kaya parang naisip ko po paano po kung umama ko. Ang hirap po makita yung magulang mo nahihirapan. Lean, sana'y dumami pa ang blessings mo. At syempre, may sorpresa ang good news para sa'yo. Thank you po. Hi. Salamat! Payo naman ng financial expert para ating mapaghandaan ang darating na Kapaskuhan. Sa dating kasi na economy right now, dapat nating gawin is simula pala ng January, pwede na tayo magtabi ng fixed amount, for example, 500 per month para pagdating natin sa December, hindi tayo magkukumahog na kumuha sa mga budget natin pambili ng mga Christmas gifts and Christmas food. Pinalipas namin ang ilang sandali and this time, lakihan natin ng konti ang kakailanganin ng mag-lola. 1,500. No. Pwede bang magbawas kami? Kasi... Isya ka na ako, yun lang pera ng lola mo. Makakaano natin yan para sa Noche Buena natin. Aba, kahit todo acting na itong si Lola Nena, ang iba sa pila, nag-walk out na lang at hindi pinansin. Bakit?
bakit kaya? Gusto kong tumulong doon. Naisip ko yung mga pinamili ba niya. Yung mga pinamili niya, hindi ka naisla sa pansyon na Buena. Pero kung alam ko naman talaga sa pangangailangan niya, bakit hindi? Hindi naman natin pwedeng masamain yun. Sabi nga natin, you cannot give what you don't have. Paano kung eksakto lang naman talaga yung meron sila? Sa huling pagkakataon, muli kaming sumabak sa eksperimento. Ma'am, hanggang 300 lang yung ano namin. Mahirap buhay, nanay? Oo, alam mo ba yun? Hirap na hirap. Diyos ko, ako nga dalawa-dalawa nag-o-opisina ako, nagmamanicure pa ako. Okay lang, 313. Alam, hanggang 300 lang yung budget ko. Wala na kaming pamasahin. Maya-maya. Meron ako kasama sa labo. 13. Okay lang po sa inyo. Okay lang sa inyo. Okay lang yun. Mayaman ako. Ay, oh, praise God. Thank you. Joke lang yun. Hindi na nagdalawang isip pa. Si nanay agad na nag-abot ng pera. Si nanay Marlene, tuwang-tuwa na nakatulong ka na lola. Masaya ako nakakabot. Malit na bagay lang. Naiyak po kayo? Walang nang naawa ko. Dahil sa mabuti niyong puso, eto po ang huli naming regalo. Nakagawian natin na ang Pasko talaga pinaghahandaan. Kahit na mahirap na pamilya, talagang gagawa't gagawa ng paraan para magkaroon ng handaan. Ganun kahalaga para sa atin ang paghahanda para sa Pasko. Though nahihirapan ang tao, common naman sa tao, tatanggapin na lang, pag alam nilang mahal, magbabawas. Pero bakit nga ba, kahit nakapos, ay likas na matulungin pa rin ang mga Pilipino? Basically, ang mga tao sa nanay nakaklingi, di ba? Mabait sa mga nanay, mabait sa mga lola, nakikita nila yung pangangailangan ng nanay nila. Paano kung nanay nila ito? Ang diwa ng Pasko, buhay na buhay sa ating eksperimento. Huwag sana nating kalimutan na ang tunay na himig ng Pasko ay ang pagbibigay ligaya at pagmamahal sa pamilya at sa kapwa.